So welcome back guys, it's your boy The ZTV. Welcome back sa channel ko. I make videos about motorcycles, DIY tutorials, and life in general. Kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga future videos natin. So welcome back guys sa part 2 ng loaf bed setup natin. So sa mga hindi pa nakakapanood, ito yung first video ko sa loaf bed setup. And yung link niya nandiyan sa baba, sa description box. Ang mga nangyari pala dyan sa first part ng loaf bed setup natin is naglipad kami ng gamit galing sa apartment papunta dito sa kwarto. Tapos yun, sinetup namin yung mga gamit na pwedeng ilagay dito sa loaf bed. So yun, ngayon idudugtong natin to. Kasi pumunta kami ng Divisoria, namili ako ng mga gamit or dekorasyon para mas lalong gumanda yung loaf bed setup natin. So nakita niyo naman yung title guys. Ang pinaka main attraction natin dito is yung LED light strip. And guys, sasabihin ko rin sa inyo yung mga presyo ng bawat pinamili ko dun sa Divisoria. Ayun guys, simulan na natin. So ito yung mga pinamili ko guys. Naka-plastic pa siya. Ang kasama ko pala sa Divisoria guys is yung girlfriend ko. Andito siya ngayon. Ito siya guys. Tutulungan niya tayo maglagay or magkabit ng mga gamit na pinamili natin. So, tapos, ito pala. Ito yung unang binili namin. Tawag niya ito. Humidifier, diba? Humidifier to guys, na kasi bumili yung girlfriend ko nito, parang na ano, nagandaan ako tsaka mabango talaga siya sa kwarto, kaya bumili na rin ako. Ang bili ko dito is 500 siya, kasama yung filter tsaka kasama yung scent. Yun, 500 siya. Tapos ito yung itsura niya guys pag nakakabit na. Ayan, ayan siya guys. Ayan, may kasama rin siyang electric fan para binabato lang nito lahat ng scent na nilalabas ng humidifier. Tapos meron din siyang kasamang ilaw. Nandito sa box yung kasama niya at ang ilaw. Ito yung kasama niyang filter. Bali, bumili na rin ako na extra kasi medyo matagal yung shipping fee pag order pa ako sa Shopee or Lazada. Bali, ito, dalawa. Dalawa yung extra ko. Masa na yung ilaw? Then guys, na-misplace ko na yung ilaw. Pero yan yun na guys. Kasi mayroon siyang ilaw, DOSB lang siya. Tapos ito, sunglass. Ay, face shield pala to, sunglass tuloy. Ayun, kung nanonood ko kay Motodek, ganito yung face shield niya rin. Half face lang siya. Ang presyo nito is 60 pesos to 70 pesos. Ayun siya guys. Tapos nakamask ka. Pag bumibili ka ng face shield na tampo lang sa kanto, syempre parang mabilis magasgasan yon. Tapos parang sirain. Sayang lang din pag bili ka lang ng bili. Eh kung bumili ka nito, mas okay na. Pag ginamit mo siya sa araw, hindi tatago sa mata mo yung sunlight. Tinted na rin siya. Tapos ito yung itsura niya sa loob. Ayan. Ayan yung nakikita niya kapag suot mo. Ito, bumili rin ako ng ilaw para dito sa kwarto. Basta nakita ko lang to sa Divisoria. Exacto, hindi ganun kalakas yung ilaw ko dito sa kwarto. Kaya bumili na rin ako. Ito siya guys. Bilog siya. Tapos pwede mo rin siyang tupiin paharap para nakafocus siya. Wait lang. So yun guys, papakita ko sa inyo yung itsura niya kapag nakafocus siya. Patayin muna natin yung ilaw. So ganito lang siya guys. Kaganyan mo lang. Kasi meron siya ditong parang ano eh, no? So, basta di ko lang tawag dyan. Ayan. Tapos pag inan nyo. Yan, diba? Tapos nakatutok lahat sa baba yung ano niya. Yung ilaw. Tapos pwede mo rin siyang, yan. Pero mas gusto ko siya na agento para kalat yung ilaw niya. Bali, multi-purpose siya, guys. So, ang price pala nito guys, is 200 lang. 1-year warranty siya, basta yung resibo ay nasa'yo. Next. Ito, phone stand. Yan, binili ko siya. 100 din ito, diba? 100 pesos din siya, guys. So, malaking tulong siya, lalo na pag nag-e-edit ako. Kasi minsan nabibideo call kami ng girlfriend ko. Dito lang nakalagay yung cellphone ko sa desk, tapos nakaganyan lang siya. Ayan. So, pag nanonood kayo, pwede rin nakaganto siya dito. Ayan, nakaganyan siya. Malaking tulong na rin para sa 100 pesos, guys. And ito naman, yung ito, parang simpleng bulb lang siya. Ang kulay nito is warm white. Dito siya naka-connect sa ano ko, para kapag nag-edit ako, hindi masakit sa mata yung nakikita ko. Ang bili ko dito is 100 pesos, guys. And next one to. Ay, ito pala yung ilaw. Ayan, guys, oh. Ayan. Isasaksak ko lang to dun sa port dun. Gagana na siya. Kasama to dun sa 500 na binayaran natin. And syempre, last yung... Syempre, pinakihintay nyo. Yan. Ang dami, guys. So, ito siya, guys. Yung LED strip.
And LED strip light siya. Ang bili namin dito is 380 pesos. Ang normal price niya is 450. Divisoria price to guys ha. 450 yung normal price niya. Tapos 380 kapag marami kang bibilin. So kung balak nyo bumili nito guys, tapos gusto nyo makatipid, ang tip ko lang sa inyo is mag-chat na kayo ng mga kaibigan yung gusto rin ng LED strip para magpapasabay na lang sa inyo tapos makakalis pa kayo. Diba? Para bumaba ito ng 380, 6 pataas yung dapat bilin nyo. So kailangan mag-ipon kayo ng 6 na kaibigan. Pwedeng maging 380 yung bibilin nyo. 9 na LED strip yung binili namin ganito. Kaya bumaba siya ng 380 pesos. Talagang binarat namin. Ay papakita ko sa inyo yung process ng pagkabit namin para may idea kayo kung gaano kahirap or gaano kadali yung pagkabit ng LED strip sa kwarto nyo or kung saan nyo man balak ilagay itong LED strip na bibilin nyo. Kasi tapos na namin ilagay yung mga LED strip and nalagay na namin yung mga gamit para mapaganda tong kwarto. Pero ang lalagay lang namin kasi, which is yung carpet lang. Kaya nagpalit na rin kami ng cover ng kama at saka ng unan. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung itsura ng LED strip. So patayin muna natin yung ilaw guys. Bali dalawa yung ilaw ko dito. Ito. Tsaka ito. So ayan, sobrang dilim niya guys. Ito lang yung nakabukas. So isa dito. Ayan. Isa dito sa lalim ng loaf bed natin. Ayan. Tapos, dalawa dito. Ayan siya guys. Ayan. So, napapalitan nyo siya guys ng kulay. Ayan, red. Tapos, red din dito. Ayan. Tapos, meron ding blue. Basta marami siyang kulay guys. Ay, green pala to, green. Ayan. And, meron din siya yung mga automatic na, which is yung auto. Ayan, auto. Ayan. And then, pwede rin siya yung flash, kaya yung slow. Slow mo rin dito. So, bali magkahiwalay yung nandun sa taas guys na LED strip. Magkahiwalay sila na power source. Tapos ito, nakahiwalay din. Kasi pag pinagdugtong mo siya, ang mangyayari is hihina yung nasa dulong mga LED. Hindi magpapantay yung kulay niya. Kaya ginawa ko, pinaghiwalay namin yung power source para tuloy-tuloy na malakas yung ilaw niya. So, hindi ko pa alam kung paano siya pagsasabay-sabayin. Kasi dito, dalawa magkadikit yung ito. Ito kasi yung nagre-receive dito sa remote. Ayan. So, pag ganyan kasi red. Ayan. Naiiwan talaga siya. Kailangan magdadalawang pindot ako guys. Pero para sa akin, okay na to guys. Ang pro tip ko lang sa inyo, kailangan mahabang pasensya kasi mura nyo lang to nabili. Siyempre, budget wise siya. Pero kailangan haba yung pasensya mo sa pagkakabit. Kasi hindi ganun kadikit yung 3M niya sa likod. Ayan, bumili kami ng tatlong Mighty Band. Pero ang nagamit ko lang is 1.5 lang. Tapos ang sobra, ikakabit din namin dun sa kwarto ng girlfriend ko. Mamaya ikakabit din namin. Hindi ko na rin papakita sa inyo. So yun guys, dagdag ko lang, meron akong tatlong remote pero isa lang yung ginagamit ko para kontrolin yung tatlong LED strip natin. Sobrang convenient sa atin kasi iisang channel lang yung ginagamit na itong remote tsaka nung LED strip. So kahit ilang LED strip yung gamitin nyo is okay lang siya kahit iisang remote lang ang gamitin. So ito, kung bumili kayo ng mas marami sa isa, parang for reserve nyo na lang to kung sakaling maubusan ng battery. So yun guys, dito ko na rin tatapusin yung video na to. Maraming salamat sa girlfriend ko kasi tinulungan niya tayo magkabit na itong LED strip natin and ng mga gamit dito. So, yun siya. Ayan.
So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong video, huwag nyo kalimutan i-like at i-comment sa baba yung mga gusto nyo gawin dito sa kwarto. Maraming salamat sa panonood. Click like and subscribe. Jazzy out.